So yun, welcome back to our YouTube channel, Chan TV. And for today's video, jowa challenge namin ngayon ni Nicole. Siyempre, sobrang init talaga ng panahon ngayon, tama ba? Oo, sobrang init. So ngayon, abangan nyo kung ano yung jowa challenge namin. Pero, bro, I have solution. Huh? Ano no? I have solution. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. Ano? Absolution? I have solution sa inyo. Sa init? Sa init. Ano yun? Ito. Hindi ito nagamit. So ito yung solution mo. Oh, ito yung solution. Bakit mo ba kami pinayungan? Dinalan mo pa kami ng napakalaki. Siyempre, jowa challenge kayo. Tapos mainitan lang kayo. Hindi ako kapayan yan. Ganun kami kamahal ni Roy. Ayaw niya na mainitan niya. Ganyan ako challenge. Kasupunta sa Chan TV. Grabe talaga si Roy. Oh. Pero parang mainit tayo dito ah. Wala nang init kasi nandito na si Roy. Yes. Si Roy talaga yung solution natin eh. Yes. So ngayon guys, abangan nyo yung jowa challenge namin ni Nicole. Let's go. Salamin ko para magmukhang foggy ang mas magmukhang bagay sa'yo. Kasi naging pangit daw ko dahil sa gupit ko eh. Tiwala ka ba dito? Ha? Yung bata? Ay sakto kasi baby mo. Tama. So ayan. Okay na lang lang. So dito talaga yung pinaka-foggy talaga. Ay naman. Para lang kami magkapatid nito. Ito yung bunso, ako yung panganay, siro yung tatay. It's really... Kailan ka supportive? Si Roy. Si Roy. Kalinga po Roy. Uy! Kay Roy ka humawa pa. Parang si Roy ka jowa challenge mo ngayon ah. Nakalimutan ko. Ganun lang ba ako kabilis kalimutan? Yay. Ano kasi malimutin ko sa akin. Malimutin ka? Yes. Pero si Roy, di mo nakalimutan hawakan? Uy. Malimutin mo pa rin. Malimutin. I-take off mo na yan. Malimutin ka pero hindi mo nakalimutan yung payong ni Roy. Mainit man. Mainit? Ah, kaya pala. Si Roy. Pinapayungan talaga tayo ni Roy para dito yung mainitan. Yay! Wala nang payong dito. Wala nang payong. So guys, welcome back to my YouTube channel. At sa video na ito, maglilist kami ni Nicole ng mga pangarap namin, mga gusto naming puntahan at mga dream namin at isusulat namin lahat. At isusulat din namin yung mga kinakatakutan namin. Yung mga goals namin. Kinakatakutan na. Na mawala ka. Yung kinakatakutan, Japon na lang. Gusto ko makapag-try ng tumalon sa sky. Kaso natatakot ako skydiving. Mga ganun. Zipline. Japon na lang, gusto mo maging zipline. Kasama ako. Mga ganun na pangarap ba? It's up to you. Sige. Lo, 8 ko na. Ako 5 pa. Wag ka. Wala na akong idea. Wag kang sumilip kasi bawal yan. Sabi ng teacher, bawal lumabas. Idea lang. Okay na. Wag na. No. Mamaya na. On paper. Ano pa kaya? Ngayon guys, tapos na ako magsulat ng lahat. At yung sinulat namin dito is yung fear. Yung mga kinakalong. Anong unang sinulat natin? Yung gusto namin kainin pala, yung una yung gusto namin kainin. Okay, and after, yung gusto puntahan na lugar. At yung isa, yung
fear, yung kinakatakutan. Kinakatakutan namin pero gusto namin gawin. At yung isa, yung short-term goals. At yung last, yung long-term goals. Okay, so ngayon, tapos na ako, si Nicole, hindi pa siya tapos. Siyempre, hintayin natin kasi gano'n naman talaga sa buhay. Pag mahal mo isang tao, kailangan may patient ka. Yung una, gusto kong pagkain to eh. Sige. Gusto kong kumain ng samyupsal kasama si Nicole. Kasi, hindi pa ako nakatikim ng samyupsal eh. Gusto ko na sabay tayong matalsikan ng mantika. Ikaw, anong number one mo? Gusto kong kumain tayo sa mamahaling kainan or fancy restaurant. Mamahaling? Buffet 101 daw. Kagaya ng same. Yung mamahaling. Yung mamahaling kita habang buhay. Wag mo itabo yan sa mukha mo. Itabo mo yan. Yung isa, gusto ko yung pangalawa, gusto ko makakain tayo sa Chinese food. Chinese? Hmm. Kasi chopstick. Chopstick, gusto ko makatry ng chopstick. Magaling din ako sa chopstick. If you di mo lang alam. Sige, ikaw number 2. Number 2 is makakain tayo ng seafoods. Yung patong malalaking seafoods ba? Ah, yung mga lobster na dagkot. Ah, gusto mo yung makakain ng ganun. Sino kasama mo? Ikaw. Oh, pagkano lahat with Christian? Ah, with Christian din yan. Ako gusto ko makatikim ng chowking kasama si Nicole. Nakain ka naman, chowking. Ako din, hindi. Sa dami-dami ng pagkainan, liver pa ako nakatikim ng chowking. Ikaw rin, kakain ka na. Pareho pala tayo. King. Kasi yung chowking na fried rice na nakain ko, kaya roy lang yun eh. Ikaw, nakain ka ng chowking? Hindi pa. Yung fried rice, sa chowking, kakain ka. Fried rice ng chowking, nakakain ka na. Ako hindi pa talaga, never talaga. Since birth, hindi pa ako nakain ng chowking. Binigay lang yun. Ah, bigay? Hindi, ikaw yung bumili. Hindi. Ah, sige. Pang-apat. Ay, ikaw, pangatlo pala. Yung favorite mo. Ano yung favorite mo? Yung gulay. Ano yun? Mga gusto mo kumain tayo dalawa ng gulay? Para tumaba ka daw. Hindi ako makain ng gulay. Ako, yung gusto kong kainin na kasama si Nicole, gusto ko kumain kami dun sa... Busay. Ah? Busay. Busay? Dun sa lugar na Busay. Ako gusto kong kumain sa Parisa ni Diwata. Gusto ko kumain sa Parisa ni Diwata? Oh. Kasama ba ako dyan? Oo oh, naman. Diwata. 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 Meron yung bagong open ng ano eh, ng Parisa eh. Parisa ni Diyata. Diyata yung pangalan niya. So ito yung... Sige, ikaw na. Panglima. Ano sa'yo, Nicole? Ano, kumain sa ibang bansa. Ibang bansa? Maraming pangalan ng bansa eh. Anong klaseng bansa? Kahit saan, bansa. Basta kasama ka. Cause I always thought... Ah, ganun pala. Yes. Ako, anong number ka na yung sa bansa? 5. 6 ka. Gusto ko na kumain tayo na sabay-sabay din sa amin. Sa bahay namin. Kasi never pa yung nangyari. Ano? Sumabay sa amin. Ano? Oh, ikaw. Ano, kumain ng seashells. Seashells? Yung mga shell, yung merong like, oh, pearl dito. Like or clams or... Ah, yung may pearl na nilagay dito sa ano, necklace. Hindi. Shell mo. Sa bahay nila ni Cole na sama-sama. Next. Ano, gusto kong magmukbang tayo. Mukbang? Anong klaseng mumukbangin? Yung ano, seafood. Kasama ba si Roy niyan? Oo. Wag na, baka maubos. Wag. Sa ibang episode na yan. Ibang episode. Ayun, hindi. Ay, nandalawa. Hindi pa tayo makakain. Ubus na. Ubus na. Gusto mo mukbang. Gulay yung kakainin nyo. Gulay. Mukbang gulay. Ano? Ano yung kainin natin? Kahit ano. Anong number yun? 7. Ako gusto ko kumain ng malaking crab. Ang ganito kalaki na crab. King crab. Oh, king crab. Baka ikaw nagkakainin. So, sobrang laki na crab tayo kainin. Oh, ikaw, sunod. Ano, kumain ng exotic fruits. Exotic? Fruits. Para tayong si Boy Tapang yan. Pag kumakain ng exotic, anong klaseng exotic? Like, ano, dragon fruit. Exotic fruits ba tawag na? Na may mga kuan na exotic. Ah, kala ko exotic yung mga piranhas. Gagamba. Hindi, foods yan. Fruits. Ah, fruits, okay. Sa akin naman, gusto ko kumain
sa pangit ng sulat ko, di ko ma-maintindihan. Gusto ko kumain sa malapit sa dagat na kasama ko si Nicole. Yung kumakain, tapos nagluluto tayo, tapos nag-ihaw ng baboy, tapos ginaganon kita sa... Yan, ikaw? Ano? Gusto kong kumain tayo ng mga pagkain sa ibang bansa. Okay. Tapos gusto ko rin kumain, gusto ko kumain tayo sabay ng zebra. Ba't ka natatawa? Seryoso kaya ako? Zebra? Oh, basahin mo! Oh, basahin nyo! Zebra. Oh, zebra, yung nasa 10. Wala rin zebra ngayon panahon yun. Makain ba yan? Makain na, direct, diba? Direct. Oh. Makain may zebra. Alam mo, sabi ng mentor ko, yung zebra, pag kinain mo yung laman, diba may stripe yan na black? Yung laman, stripe din na black. Diba, direct? Oh, tapos direk eh, nakita na namin yan eh. Pag slice ng zebra, kita yung laman. May white, may black. Totoo. Di siya maniwala direk. Totoo, di ba? Totoo. Oh, totoo. Gusto ko kumain ng zebra. Ikaw din na. Kakain ka rin ng zebra. Oh, ikaw ng 10 mo. Ano? Gusto ko kumain tayo ng inasal and lechon. Ah, lugar na gusto namin punta. Kailangan mawakaw. We're playing kita ngayon. Mag-jowa tayo ngayon. Airplane. Siyempre, mag-jowa. Mag-hawak mo niya ang kamay. Kahit nahirapan, nahawak pa rin ang kamay. Paano ba ito? Sige. Yung unang gusto ko punta. Huwag mong tawanan. Yung ano ko, yung sulat. Tawanan mo yung sulat ko. Bakit mo tinawanan? Wala. Sige. Yung una. Ikaw na po una. Kasi okay. Ladies una, choice. Eh. Ladies choice. Sige, una. Gusto kong makupunta tayo sa dreamland ko. Dreamland? Ano yung Dreamland? Switzerland. Wow! Kasi maganda doon eh. Maganda yung... Maganda yung mga kahoy doon. Oh. Gusto ko rin. Ay, yung view doon, yung mga bundok doon. Gusto ko din makapunta ng Switzerland. Kaso nakalimutan yung puta na yun. Buti nilang andyan ka na pinapaalala mo yung mga pangarap. Siyempre, di ba? Oh, pinalala mo eh. Pangarap ko magapunta ng Switzerland. Nakalimutan ko, pero dahil sa'yo, naalala ko. Yung ako naman. Sige. Tanongin mo ako, ikaw chan, ano? Ikaw, ano yung sa'yo? Gusto ko napuntahan na lugar. Gusto ko pupunta ng lugar sa Baguio. Kasama si Nicole. Baguio? Gusto ko pupunta ng Baguio. Ikaw, meron ka rin Baguio dyan? Meron. Oh, okay. So, ikaw, pangalawa? Naman. Gusto ko rin pumunta doon sa Japan. Japan? So, gusto mo makita si Luffy? Naruto. Naruto? Kasama ba ko yan? Oo naman. Pumunta ba tayo doon? Ay, opo. Punta ba tayo sa Little Japan kaya naka-copyright? Tapos ako, gusto ko pumunta sa North Korea na kasama tayong dalawa. Ay, South pala. South pala. South Korea pala na... Ako din, meron din sa akin. Meron din sa South Korea? Korean. Sis, gusto ko pumunta ng South Korea. Harigato. Harigato ba yung Korea? Harigato. Harigato gozaimasu. Japan man ang harigato. Opa! 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 Masiyo, mantagod. Anyo nga sa'yo. Sige, ako na. Ako, pangatlo. Gusto kong pumunta tayo ng Disneyland. Disneyland? Sa Hong Kong? Hong Kong? Na Hong Kong na. Hong Kong man yung Disneyland direct, di ba? Meron din kasi yung Disneyland. Meron Disneyland. Sa ito yung Disneyland eh. Basta malapit yan sa Hong Kong. Kasi yun na yung Disneyland. Kasama ba ako dyan? Hmm. Sakay tayo ng rides niya. Punta kayo. Tapos sasakyan ko si Mickey Mouse. Bam! Yan yung Mickey Mouse. Anong number ka na? 4. Ikaw na po. Ako, 3. 3. Gusto ko pumunta sa Manila. Manila with Nicole. Gusto ko pumunta sa Dumayo, sa Tundo, sa Quiapo. Kasi sabi kasi nila, ang Tundo, ang Quiapo, yan yung pinakatahimik na lugar sa Pilipinas. At syempre, gusto ko ng peaceful, kaya gusto kong dalhin kita doon. Sa Tundo? Sa Tundo, tsaka sa Quiapo. Kasi, maganda yun sa Quiapo eh. Magdala ka ng cellphone, iPhone. Punta ka ng Tundo. Paglabas mo ng Tundo, yung cellphone mo na iPhone, may phone na lang yan. Tapos may gripo ka pa. Tapos wala ng charger.
Pero mabait mabait naman yung taga Tondo tsaka ano, taga Quiapo. Pag mabait kang tao. Pag masama ka, siga ka, nako. May gripo ka talaga doon. Pero mabait taga doon. Okay? Ikaw, 4. Gusto kong punta tayo sa Boracay. Punta tayo sa Boracay? Wow. Ako, gusto ko pumunta tayo sa Bohol. Bohol? Sa Chocolate Hills. Nandun yung mga kapatid mo na Tarshare. Joke lang. Sa Bohol. Ikaw. Gusto kong pumunta kina Tita Marlene. Naluto. Gusto mo pumunta sa kina Tita Marlene? Yung lugar nila. Ako din. Ako gusto ko pumunta. Thailand. Thailand. Tapos ako gusto ko rin pumunta sa Boracay, number 5. Ikaw. Sa akin, gusto kong pumunta sa Paris. Paris. Yung may Eiffel Tower, yung may tower. Gusto siya pumunta sa Paris ni Diwata. Hindi. Ha? Ano ba? Paris. Paris ka ni Diwata. Ah, hindi pala yung pagkain. Yung may ano, may ganun. Eiffel Tower. May tower. Kala ko Paris ni Diwata eh. Gusto ko pumunta tayo sa Mualpuan. Kung saan kami na may malaking balas, malaking graba na dagat. Ikaw. Gusto kong pumunta tayo ng whole country together. Yeah. Tapos ako gusto ko pumunta tayo sa Bantayan Island na malapit dito. Ikaw, meron ka din Bantayan Island? Wala. Tapos na sa'yo? O sa akin, gusto ko pumunta tayo sa Israel. Kasi gusto ko ma-feel ang Spirit of God. Sabi nila, grabe daw pag pumunta ka daw ng Israel kasi mararamdaman mo daw yung anong tawag yung drink? Present. Yung present ni God. Presence. Presence ni God. Yung napaka-holy daw ng lugar doon. Tapos ramdam na ramdam mo talaga na totoo yung Panginoon. Tama ba, Derek? Yes. At isa, gusto ko pumunta ng USA. Kasi gusto ko makita sila Teta Marlon. Tsaka sila Latani. Tsaka sila Serge. Si Tita Joe. Gusto ko pumunta sa kanila eh. Kasi gusto ko rin sama yung team na pumunta din sa kanila. Soon, hindi man ngayon, pero gusto ko soon. Yun yung pangarap ko na gusto ko pumunta. Siyempre, gusto ko kasama ka din. Tapos, gusto ko din pakapunta sa Luzon, Visayas, Mindanao na kasama ka. Wala. Okay, proceed na tayo sa next. Sa fear. Ano po yung mga kinakatakutan? Like, takot ka ba na mawala ako? Or takot ka ba na isa ako? At takot ka ba na mawala ako dito sa mga? Takot ka ba? Hindi na natakot. Alam ko na wala. So yan, ito yung fear. Ako na una. Sige. Kasi tapos na yung ladies choice. Ladies first. Siyempre, boys first na din. Unang kinakatakutan ko. Number one. First but not the least. Ano nakasulat rin? Okay. Number one. Mawala si Nicole. Takot ako na mawala si Nicole. Ay! Takot-takot ako na si Nicole. Ikaw! Dito ka, Roy! Ano? Lagi mo ano mo dito. Takot akong mawala yung mga loved ones. Sino ba yung loved ones mo? Ikaw, yung family ko. Sama ba ko sa loved ones mo? Oo! Oh, kahit walang vlog, sama ko rin ako. Uuduri! Ikaw, pangalawa, ano? Takot ako sa... Ganda na yung magasulat ko, no? Hindi mo maintindihan, no? Ikaw, basahin mo. Number 2. Takot ako sa skydiving. Takot ako sa skydiving. Yung lilipad, talon tayo sa sky, tapos kita rin. Takot ako dun. Ako, is takot ako sa heights. Ha? Heights. Yung mataas. Yung skydiving, yun yung mataas yung hulog ka sa helicopter. Tapos gagawin ka, shhh! Nawa, parachute. Walang umo, parachute. Tapos yung pangatlo, basahin mo. Takot ako sa malalim na dagat. Ako po sa dagat na malalim, yung wala nang tao. Ano yun? Ano yung malawak. Wide kaayo niya, deep kaayo. Yung blue na kayo. Blue na. Yung malawak. Takot ako sa dagat. Ikaw?
portray mo? Takot ako nung mag-talk sa maraming tao. Takot ka kumausap sa maraming tao? Bakit? Pero ito yung mga kinakatakutan na gusto nating gawin together. Like, takot ako mawala ka. Tapos takot ako sa skydiving pero gusto kong gawin natin dalawa. At takot ako sa malalim na pumunta sa lalim dagat pero gusto ko gawin natin tayo dalawa. Ikaw, takot ka sa heights. Tapos kailangan gawin natin dalawa yan. Ano pa yung isa? Takot ka sa malalim. Tapos ako din. Takot ako kumain. Hindi ko naman. Eh, ikaw pala. Ikaw. Ano, mag-storya sa infant people. Takot ka rin kumausap or mag-talk sa maraming tao. Ako, ganun yung fear ko dati. Tapos na-overcome ko lang. At si Direk ngayon, director natin ngayon, ganun siya. Kung masabi kong mahihain ka, mas mahihain ko si Direk. Oh, imagine mo. Dito kami kasama mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kapitbahay. Katrabaho, kapuso, kapamilya, kabit, kalaguyo, kabayo, lahat kasama. Lahat kasama. Yan mo, isa lang yung salita niya. Ayoko. Sa dami niyang sinabi, wala siyang nasabi. Ganun siya kamayain. Hindi siya kumausap ng maraming tao. Tapos kahit mga kaibigan, kahit mga pinsan, kumakausap lang siya pag kinausap siya. Pag hindi siya kinausap, di rin siya kikibo. Pero ngayon, marunong siya kumausap. Nagtutok na siya sa 50-100 katao na nasa harapan. At nag-inspire sa mas maraming tao. Kaya patunay lang yan na ma-overcome natin yung fear natin at nakinakatakutan natin. Basta try lang tayo ng try lang, ng try, ng try, ng try. Kasi pagpatry natin, pagmamanhin sa isang bagay, hindi natin mamamalayan na okay, na-overcome na pala natin. Kaya try lang. Kaya takot ka sa fear. Takot ka sa mag-speak sa maraming tao, pero huwag kang mag-alala. Kasi tutulungan kita na ma-overcome mo yan, na maging malakas yung loob. Kasi tayo dito sa San Diego, mga malalakas yung loob. Kasi nandito yung dragon eh, dragon. Dragon ng San Diego. Yung mga kasama natin, hindi pwede dragonfly. Silbe ako yung... May espada? Oh, may espada ka. So, tapos sasakay ako sa'yo. Grabe ka naman, sasaksakayin mo ako. So ito, malalim. Wow. At yung pang-apat, basahin mo rin, pang-apat. Kinig ka ayun, sa... ito ang pinakatakutan ni Christian. Ayoko to eh. Four. Takot ako kumain ng gulay. Guys, kailangan mapapakain natin si Christian ng gulay. Ano tulungan nyo kami. Bakit ka kumain ng gulay? Sa bowl lang ako. Soap lang. Yung soap, pag yung soap na bumubula. Soap lang yung kaya kong kainin. Takot ako. Yan lang yung fear na subo. Babaw? Basic. Pero alam ko, kaya ko naman kumusta na raming tao, pero takot talaga kung may kulay. Kasi pag liluloko, lumalabas talaga siya. Pero kailangan mo ikuan yan. I-overcome. Kailangan, same. Kasi need siya ng body. Need siya ng body ko. Kung kakain lang. Kakain ako. Hindi ka kumain. Sunod, ano to? Kumain. Takot ako. Ikaw na pala. Last na ni. Last na sa'yo. Takot ako mag-cross ng road. Takot ka. Tumawid. Ganito lang yun, no? Umawa ka lang sa aking kamay. Tapos i-feel mo lang na nandito ako sa tabi mo, tapos tatawid tayo na magkasabay. At sabay, magtitigan tayong dalawa. Sabay maligsan. Tapos i-feel mo talaga yung moment na nandun tayo sa EDSA. Tapos naka-red yung traffic light. Dadaan tayo. Kasi ganun kita kamahal at ganun kita ipaglaban. Matiwala ka naman sa akin. Pagtawid natin dun sa EDSA. Nag-cross yung dalawang train. Since malakas yung loob ko, di talaga ako atras. Kasi tuturuan kita paano lumakas yung loob. Kaya takot ka talaga, nasa ako. Pagka na naman loob. Okay lang yan. Kasi siguro, lumaki ka siguro sa isang lugar, walang masyadong sasakyan. Sa bundok ka ba natin? Hindi, takot talaga ako. Matakot ka masagasaan? Kadagang tumakuan ka lang.
kasi hindi ka sanay. Kasi ako, bata pa lang kasi ako, mga 9 years old pa lang ako, tumatawid na ako ng malapad na kalsada sa amin. Kasi bata pa lang ako, ganun ako sa mga parking ba? Parking boy, ganun ako kalit. Tapos ganun ako sa mga motor. Oy, sa akin yung motor na yan ha? Oy, huwag mo kagawin, ako nakauna ha? O dito ka sir. Tapos lalagyan ko ng yung parang, Cartoon. Lagyan ko, hindi mainitan. Tapos pag bata pa ako nun, ito yung attitude kung bata ako. Tapos ako, sir, ako nagbantay nito sir, binantayan ko talaga lang maayos sir. Tapos sabi ng mayari, nasa tabi lang naman ako, iho, kumakain sa karinderiya kasi ni. Sir, binantayan ko talaga sir, yung mga aso sir, pinaalis ko sir. Kasi iihian nila yung sir, yung tawag dito, yung gulong niyo sir. Kaya sabi niya, okay, magkano ba? Sabi, kahit magkano sir, pwede lang 10 pesos. Sabi ko, pag binigyan ako, syempre sabi ako, thank you. Pag hindi ako binigyan, sana, ang sasabihin ko, sana mabangga ka sa dulo. Ganun ako ng bata. Sana bumangga ka sa dulo. Sisigawan ko pa. Pero hindi yun magandang halimbawa. Yun lang yung patunay na hindi ako ganito mag-isip dati. Hindi ako perfect. Dati din, nagkakamali din ako. Dati din, palpak din yung mga decision ko. Dati din, wala din akong parang, tawag dun, walang disiplina sa sarili. Nagkakamali din. Ganun din ako dati, pero ngayon hindi na. Ano yan? Saan na tayo? Bakit ito'y umabon doon? Ay, sa cross na road. Kasi, kaya ako takot doon. Kaya ka takot kasi di mo pa na-try ng ilang beses. Ako 9 pa lang kasi na-try ko na. Kaya di na ako takot. Yun na ba? 5 ka na. 5. Tapos ka na? Oh, number 5. Takot ako. Takot ako. Sumakay. Ay, sumakay sa... Baboy damo. Ba't baboy damo? Bakit ka naman sasakay sa baboy damo? Takot nga ako eh. Ikaw, takot ako sumakay sa baboy damo. Oh, takot eh. Ikaw, di ka ba takot? Takot. Siyempre, sino ka naman din? Hindi ka ba natakot sumakay sa zebra? Hindi, kasi makakain yun eh. Baboy damo, hindi ako makain. Isa. Takot ako na lumayo si Nekan. Takot ako lumayo ka ng tuluyan, na makalayo pa, far far away. Kasi gusto ko na alam nyo gal ko itong hirikim kimbroy kasi kinakatakutan ko talaga na bawala si Nicole. Ilang beses na rin yung nangyari na lumayo ka. Tapos nandito doon ako sa bahay ni Laura, hinihintay kita. Hindi ka dumating. Umabot na ng gabi. Galit na ako noon. Chinat kita, di ka nag-reply. Yun pala, natutulog ka lang pala. Natutulog ka pala, akala ko gano'n. Natutulog na pala. Pwede naman mag-acting. Maiyak pa eh. Naiyak na tuloy si Nicolo. Huwag ka nang iyak. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka umiyak. Tapos ano pa isa? Takot ako. Ma? Ma. Takot ako ma. Kalbo. Tita, kakalboy na nato. Kalboyin ka na nato. Huwag, takot nga ako makalboy, tapos kakalboyin mo. Ito yung mga fear ko. Takot ako makalbo. Kaya maraming takot. Sinabi si tita at tito sa buhok mo. Pugi mo daw? Siyempre. Parang anak ng tipaklog. Ganda to na eh. Short-term goals. Okay, start natin sa short-term goals. Ikaw na lang muna, tapos ako din mauna sa susunod. Ikaw na. Ano ba yung mga number one short-term goals mo? Damit. Gusto mo kabili ng damit? Maraming damit. Yung mga mamahaling damit. Yung magaganda. Magaganda. Short-term pa lang yan. Number two, sunod. Jewelries. 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 Ikaw na ma-pronounce. Okay. Gusto mo kabili ng ganun? Sige, ano pa? Bag, anong klaseng bag? Mayroon sling bag, backpack, sling lock, ganun. Shoes and sandals. Gusto mo makabili ng shoes and sandals. Ano pa? Skincare
products. Skin care and beauty products. Just sabi yung makabili. Ano pa? Phone. Phone, bagong phone. Anong klaseng phone? Itong... Ah, basta bagong phone. Ay, yung nindot ang... Maganda yung camera. Ano ba? iPhone ba? Or Samsung ba? Kasi maraming klaseng maganda eh. Android. Yung Android. Ayaw mo talaga sa iPhone? Hindi. Ha? Gusto mo yung iPhone? Ha? Gusto mo mag-iPhone? Hindi. Hindi? Android talaga gusto mo? Bakit? Walang ginagawa ko Android. Gusto mo lang Android? Okay. Sanon? Ano? Gusto ko yung magpa-rebound? Ako mag-rebound. Kasi bakit ang ako? Maganda naman. Bagay naman. Sabi ko pangit. Bagay naman tayo. Sabi ko pangit. Kailan ko kaya sinabi na pangit? Sinabi ko ba? Yung ano lang kaya naging ganun yun kasi pinagupitan mo. Ginanon mo siya eh. Lagyan mo ng bangs eh. O, para ka. Sige. Yan lang. Yan lang short-term goals mo? Sa'yo? Short-term goals, gusto mo malaman. Short-term goals ko, gusto ko magkaroon ng bagong watch. Watch? Ha? Kasi ito, ganda kasi nito. Tagal na to eh. Tagal na tong di umaandar. Tagal na din yun. Di umaandar. Anong oras na? Sorry, pag may magtanong sa akin, anong oras na? Sabi ko, wait lang ha. Kunin ko yung cellphone ko. Late kasi ito na 10 oras eh. Kaya ganun na. Sabi niya, grabe naman yan. Na-late yan. Ganun eh. Advance eh. Late na 10 oras. Late na yung advance. Ganun siya ka-advance. Tapos late. Di ba? Wag ka na to. Wag mo na mapagtawanan. Yeah. Pangalawa. Oh, ikaw. Basahin mo. Bagong iPad pang edit vlog. Wow. Gusto ko maka short term goals ko, gusto ko makabili ng bagong iPad kahit 9th gen lang or 8th gen na merong 256 na gig para magamit ko sa pag-vlog kasi hindi din kasi madali mag-edit eh. Kasi nandito si Derek, dito ako, pwede kami magpalit-palit na mag-edit. Kasi sa ngayon, lahat na nakikita nyo sa vlog ngayon, lahat yan in-edit ko. Lahat yan ako nag-edit. Imagine mo, di madali. Imagine kagpagising ko sa umaga. Siyempre, imumulat ko yung mata ko pag gumising ako. Pag mulat ko sa mata ko, siyempre, tatayo ako. To make it short. Pagising ko sa umaga, mag-edit ako, isipin ko yung content, tapos kuha ko ng camera, tapos i-charge ko yung phone ko, tapos mag-vlog ako, tapos ako pa yung magkuha ng angle, kasi hindi naman always nandito yung kapatid ko, tapos after ko mag-vlog, contact ko yung mga sponsor, after contact, intindihin ko yung mga kasama natin, after ko intindihin yung mga money, separate ko, after ko ma-separate, i-edit ko yung vlog, after ko ma-edit, i-upload ko, after ko mag-upload, mag-isip ko agad ng bagong vlog, kung saan pwede mag-biyaya, saan pwede mag-feeding program, saan pwede... Ganun, di ba? Kaya parang sa akin lahat. Tapos minsan ako pa yung susundo sa mga ibang kasama natin. Kaya parang di din siya madali. Kaya gusto ko makabili ng iPad kahit isa lang mabawa sa ano ko, sa trabaho ko. Ano lang yun, enough na yun. Kahit yung kapatid ko siya mag-edit kasi marunong siya mag-edit. Kaya gusto makabili ng iPad, yun yung isa. Pangatlo, basahin mo. Mabayaran buo ang motor on the baby. Ganda na. Hindi mabasa yung ano ko. Kasi sabi nga, ipagpangit yung sulat, maganda yung nagsilip. Bako yung nagsilip. Gusto ko kasi mabayaran ng buo yung Honda EDV ko. Mas mabilis na ba ako? Thank you pala kay Sir Carlos kasi siya yung sasagot ng monthly natin. Nagpadala din si Sir Carlos ng pang-monthly natin ngayong buwan. At ito, gusto ko makaipo ng 50,000 ngayong taon. Yun yung short-term goals ko. Yung savings ba? At gusto ko lumakas yung views. Like 20,000 consistent views. Kahit ano, ganun lang muna. As of now. Tapos, gusto ko magkaroon ng bagong damit. Siyempre, luma yung damit yun. Kupas-kupas na eh. Kupas-kupas na, pero sabi nga, okay lang, pangit yung damit. Importante, guwapo yung nagsusuot. Pero wala kang support ah. Tapos, gusto ko bagong
gusto ko magroon ng game ball. Ano for vlog. Yung parang tripod na pag ikanon mo, hindi siya umiikot, steady lang siya. Kasi pag naglakad-lakad tayo, nag-motor tayo, hindi siya gaganon yung camera. Gaganon yung camera, dati vlog, gaganon yung camera eh. Kaya mas ka na may game ball. Tsaka ang liit ko. Tapos gusto ko rin magkaroon ng studio. Studio pang vlog na kung saan ako mag-edit. Kasi naalala mo pag mag-edit ako, anong ginagawa ko ba nag-edit ako? Helmet, tapos nilagay ko yung cellphone, tapos gugulungan ko. At nandito kami ngayon, naglalakad. Di ba, gaganon ako. Ilagay ko pa dun sa helmet, tapos gugulungan ko. At ngayon, nakita namin ito, ganun pa, di ba? Kasi maingay pag mayroong ganun, motor, cut ulit. Dumaan na motor, sasakit, cut ulit. Pag may, talk to God! Cut ulit. Pag may, meow! Cut ulit. Di ba, lahat ng mga noise, cut ko. Kaya minsan, matapos ko mag-edit, sobrang tagal na ka. Dahil walang studio. At gusto ko magkaroon din. Soon, diba? Pag lumakas yung views natin. At gusto ko magkaroon ng own room na malinis. Kasi dumi-dumi yung kwarto ko eh. Kasi dumi-dumi yung kwarto ko eh. Tapos, hindi pa rin siya maganda yung ano quality nun. Wala pang pintura. Sinahirapan sa pintura. Tapos, gusto ko rin magkaroon ng iced coffee business. With Nicole Moreno, my love, number one, numero uno, siya lang talaga, at wala na iba. Isa ko magkaroon ng iced coffee business na tayo dalawa. Gusto mo ba yun? Yes, to. At ano pa, aside from that, gusto ko magkaroon ako ng postiso. Postiso? Oh, para ang ngipin ko ba, hindi na siya ganito, gusto ko ipaayos yung ngipin. Soon, pag magkaroon ako ng pera, na magkaroon ako ng pera na sapat talaga kasi meron naman ako konting pera para dito kaso nga lang hindi pa siya enough kasi parang kung ipapustiso ko siya ipayos ko siya sa ngipin ko meron akong hindi mababayaran kung maayos tuloy yung ngipin ko hindi ako makapag-continue sa vlog kasi kung gagastos ako ng mga 1,000 wala na akong pangga sa susunod kaya sakto-sakto lang talaga ba kaya meron kasing tinatawag na priority. O ano yung priority mo? Priority ko ba yung ngipin ko na magmukha akong pogi? O priority ko yung palagi akong may upload para palaging may makita yung viewers natin? Kaya yun yung priority ko. Tapos gusto ko rin magkaroon ng, short term goals ko. Gusto ko makasahod sa Facebook. Gusto ko makasahod din ako sa Facebook. Yun lang! Nice. Ikaw, sunod! Ano? Maya, proceed naman tayo dito sa long term goal. Ikaw, ano ba yung long term goal? First, gusto kong bilhan yung family ko ng house and land. Tapos tayo din. Gusto mo magkaroon din tayo ng house and land? Sinama mo pa talaga ako. Di, totoo, kahit hindi ako ipasama dyan, isama mo talaga ako. Bakit naman? Naging part na ba ako ng ano ng buhay mo? Bakit? Paano mo nasabi? Bakit ko nasabi naging part na? Kahit walang camera. Ha? Totoo talaga. Pabawisin niya talaga. Muntik na maniwala yung viewers eh. Muntik na rin ako maniwala eh. O ano yun? Gusto mo magkaroon tayo ng bahay tsaka yung ano mo din. O family, ano ba? Expensive car. Wow! Expensive car! Yun yung long term, yung pangarap. Anong klaseng kotse? Kasi pag sinabi mo, Lord, gusto ko magkaroon ng kotse. Hindi mo ko pa ang sumapangalan ng tapos sabihin ni Lord, sige, bigyan kita ng kotse. Yung kotse, ibigay niya yung ano, yung sira-sira. Bigyan ka na ng jeep. May expensive bang sira-sira? Oh, bigyan ka na ng, ano, ng jeep. No. Bigyan ka na ng multi-cab. Hudot ko. Expensive din naman yan eh. Kailangan, specific, measurable, and realistic. Ano ba magandang car? Baka gusto mong car ni Benten. Ano ba na car? Yung Ace, yung 12-seater? Oh, ilan ba yung makaupo? Dalawa lang ba? Apat? 12? Kasi kung dalawa, sports car na yun. Dalawa, sports four. Car. Four. Toyota Vios. Ano? Hindi mo alam. Hindi ko alam. Masaya na yun. Kasi magkaroon ng mahalin sa sasakyan. Sige, next. Gusto kung magkaroon yung family ko and tayo ng business. Anong klaseng business? Illegal or legal? Legal.
Anong klaseng business? Basta business. Restaurant. Next. Gusto ko mag-travel tayo and yung family ko all around the world. Yung family at ako, kasama ako. Ah, sige. Next. And gusto ko magkaroon ng isla. Island? Gusto mo kabili ng island? Or gusto mo gumawa ng island? Sabi mo, gusto mo magkaroon? Bumili? Ah, bumili. Ah, gusto mo bilhin ang island. Sige. Next. And gusto kong magkaroon ng private plane area. Wow! Char! Private plane. Gusto mo talaga magkaroon ng private plane. Tsaka yate. Grabe to si Nicole. Billionaire naman ay. Grabe, billionaire na to si Nicole. Miss CEO na to eh. Yun yung pangarap. Ano pa? Yun lang. Ah, proceed naman tayo dito sa pangarap ko. Ah, gusto mo malaman yung pangarap ko. Sure ka. Long term goal ko, ito na talaga yung long term yung malakihang pangarap ko. Pero di siya gaano kalaki. Una kong pangarap, number one, gusto kong magkaroon ng house and lot. Kasi yun naman talaga eh, pero yung house and lot, hindi naman talaga yan ang pangarap talaga. Kasi kailangan talaga yan ng tao. Kaya lang yan naging pangarap kasi sobrang mahal na nang bilihin dito sa mundo. Diba? Pero obligasyon naman talaga, kailangan naman talaga natin ng may tahanan. Kailangan naman talaga natin ng bahay, tama ba Derek? Masisilungan. Kasi needs yan eh. Diba? Hindi naman yun once eh. Naging once lang yun kasi mahirap talaga yung bilihin sa panahon ngayon. Kaya yun yung pangarap ko kasi wala pa kami sariling bahay talaga. At may lupa kasi walang bahay. Nabili yun ng parents ko. At pangalawa, gusto kong magkaroon ng car, Toyota Fortuner. Kasi gusto ko, pag mag-travel tayo, mag-vlog tayo, kasama yung buong group. Bakit naman, nakamotor lang tayo, tala yung dalawa makasama. Isa lang yung makasakay. Diba? Gusto ko may sasakyan para sama-sama lahat. Diba? Tapos gusto ko rin magkaroon ng minivan. Para kung makasama man tayo lahat, syempre pwede ko rin sama yung family. Ever. Tsaka gusto ko rin magkaroon ng bahay sa tabi ng beach. Yung beach ba? Tapos nandun yung bahay, tapos nandun yung malawak na dagat. Tapos white sand. Yun yung gusto ko. Tapos gusto ko magkaroon ng condo. Sariling condo na pwede natin iparent pag dumating sa point na na-full paid na natin. Pwede kasi yung matirhan eh. Para kasi yung ano, pang-business din yun eh. Para siyang assets din. Maka-generate siya ng pera. At gusto ko rin makapag-travel with my family. At gusto ko rin isama ka din doon. All over the world. At gusto ko rin mag-travel with Nicole. Na ikaw din yung kasama ko. At gusto ko makabuo ng passive income. Everybody say passive income. Let's say passive income, yung kahit wala na to yung ginagawa, still kumikita pa rin tayo. Like for example, yung ano, yung rental business. Kahit wala kang ginagawa, nagre-rent lang sila dyan, 15-30, magbabayad sila sa'yo. Kaya yun yung gusto ko magkaroon ako, passive income. Tama ba, Derek? Yes. Passive income yun. At gusto ko makabuild ng solid business. Yung solid talaga na. Pero wala namang business na hindi talaga natatamaan ng ano yung mga na mga problema. Halos lahat talaga, mayroon season yan eh. Pag sobrang init, mabenta yung malamig. Pag sobrang malamig, mabenta yung maanghang. Ganun naman talaga, di ba? Wala naman talagang permanente. Tapos gusto ko makapagpatayo ng apartment business. Like, yung apartment, yung mga magre-renta, di ba? Mm. Mag-rent sila sa akin, sa bahay ko, sa lugar. Ang condo kay gamay rin siya. Konti lang yun eh. Parang mahalin niya na apartment. Parang pwesto lang. Pwesto. Tapos, dami ng pangarap ko dito pa sa likod eh. At gusto ko magkaroon ng 50 plus branches na iced coffee. Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko ma-leverage. Na, di ba, nagplano tayo magkaroon ng business. Ang plano ko, gusto ko ipalawak talaga, yun yung long-term goal ko. Umabot siya ng 50 branches. Na sobrang dami talaga. Kasi, at least makatikim din sila ng iced coffee natin.
Yan. Tapos, gusto ko magkaroon na 1 million subscribers sa YouTube. Hindi pa siya ano ngayon, parang hindi pa siya ma-measure agad ngayon, pero yun yung pangarap ko talaga. At hindi ako hihinto hangga't hindi ko yun nakukuha. Gusto ko magkaroon ng coffee shop business. Yung coffee talaga, iba yung iced coffee sa coffee. Yung coffee na para siyang parang room talaga, pwesto talaga. Yung iced coffee na sabi ko na iba-iba, parang mga cart lang yun. Pangarap ko doon. Cafe? Cafe. Tapos gusto ko maipatayo, ito yung last. Gusto ko ipatayo yung dream house ko, yung mansion ko. Mansion? With swimming pool? With swimming pool. Pool? With swimming pool. Dream house, hindi yung gusto kong bahay. Yung dream ko talaga na bahay. Malaki, may terrace. Merong swimming pool sa ibaba, tapos meron akong garden dito, nakaparada yung mga sasakyan ko, at nasa paligid ko yung kapitbahay ko, yung mga kaibigan ko, yung mga close ko, yung mga nagtiwala sa akin, yung kumapit sa panahong tapang-dapa ako, yung tumulong sa nung nagsimula ako, gusto ko katabi ko lang sila, kapitbahay ko, at same kami, mga malaki din yung bahay. Yun yung dream house ko, tapos yun yung mansion ko, at sa mansion kasama ko yung mga kaibigan ko doon, mga close ko, mga kamag-atak anak na close ko, gusto ko ipunin ko, gusto ko tulungan lahat ng taong tumulong sa akin, gusto ko i-bless lahat ng taong tumulong sa akin, gusto ko i-bless lahat ng taong nagtiwala sa akin, at syempre gusto ko rin tumulong sa mga taong lahat na at yun yung dream house ko, at yun lahat ng naisulat ko dito. At sa iyo, saan yung sa iyo? Huwag na huwag mo yung walain. Kasi pag na... Pero akong aray ba, matias ako ay mararaman materialistic na kaayo. Di ba rin mawawang buwan. Okay lang yun. Tapos after dyan, yan, pag nakuha na natin yan, check na natin yan. Check natin yan. Pag napuntahan natin, check. Pag nakain na natin, check. Yun yung mga pangarap natin. Unti-unti, little by little, makukuha natin yun. Hindi siya i-one snap, makukuha natin agad. Kasi meron talaga yung process na... Takes time. Eh. Para diamond. Hindi mahuhulma na diamond kung hindi yan matindi yung pinagdaanan. Tama ba, Direk? Grabe yung pinagdaanan ng diamond. Eh. Pressure na gano'n. Pressure, mayroon pong mga mainit, lagi ng malamig, di ba? Tapos ano rin pa ng matulis, pipigain, babasagin, di ba? Basagin yung mga bato. Yung mga bato hanggang ma-form talaga siya ng... Para makuha yung diamond. Para ang diamond. Ganon. Sa buhay, parang ganon din tayo. Ilang beses tayong masaktan, madapa before natin makuha yung mga bagay na gusto natin. Kaya ito, yung mga short-term goals, mga long-term goals, mga fear, and mga gusto puntahan na lugar, gusto kainin, mangyayari at mangyayari to. Naniniwala ka ba na lahat ng sinulat mo dito matutupad? Ilang percent yung totoo talaga? Or parang pero ari sa sure. Pero ari ay sa long term manikay. Sa long term parang hindi ka ha? Sino yo? Ano man? Sayo. Bakit sayo? Sinulat mo yan eh. Hindi yan pinasulat sa iyo kasi mali. Kaya mo yan sinulat kasi yan yung parang inano sa iyo ni God. Yan talaga gusto mo. Hindi naman sinabi na material yung sinulat mo dito, materialistic ka. Oo. Ito, example na lang, gusto ko magkaroon ng bahay, malaking bahay, materialistic ba tawag nila sa akin? Eh gusto ko patirahin yung mga kamag-anak, kaibigan ko, mga taong tumutulong sa akin. Materialistic ba tawag dun? Materialistic hindi? Hindi. Kasi yung may goal ako eh, yung goal ko tumulong eh. Gusto ko magkaroon ako ng 100 na sakong bigas. Grabe ka naman, grabe naman yung goal mo. Pero gusto ko pamigay sa mga tao. Di ba? May mga ganun eh. Sometimes, maisip nila, huwag mo isipin yung sinasabi ng iba. Kaya mo ba naisip na ganyan? Kasi gusto mong ibahin kasi pakiramdam mo parang mali, parang materialistic ka. Inisip mo yung sasabihin ng iba. Tama ba? Huwag mo isipin yung sinasabi ng iba. Bakit? Huwag lang. Bakit ka umiiyak? Ano yung reason bakit ka umiiyak?
Sige na, sige. Ano yung reason bakit kumiyak? Pakita, lagi. Kita. Yan, ano reason bakit siya? Kasi... Akala mo materialistic ka. Kailangan maging strong talaga yung personality mo. Kailangan panindigan mo lahat ng gusto mo. Sample na lang, sinabi mo, gusto ko magkaroon gito. Sinabihan ka ng mga kakiklala mo, kamagana mo, kapitbahay mo, kaklase mo, lahat. Sinabihan ka, napaka-materialistic mo naman. Siyempre, anong masabi mo? Materialistic ba ako? Dapat ko lang ang pakialam. Gusto ko to eh. Iba yung gusto mo sa gusto ko. Gusto mo, yung gusto mo sa'yo yan. Yung gusto ko sa akin to. Pag-iba tayo ng gusto. Hindi porket na sinabihan kanila na ito yung dapat. Tapos susundin mo na sila. Iba yung gusto mo, iba yung gusto nila eh. Diba? Hindi naman ganun eh. Hindi naman mali. Meron ito yung gusto kong i-open. Meron nagsasabi na pag mayaman ka, yung kayamanan is ugat niya ng kasamaan. Meron nagsabi, diba? Ay, mga mayaman, mga masasama yan. Merong mayaman na masama, merong mayaman na hindi. Pero hindi ang kayamanan ang ugat na kasamaan. Hindi money is root of all evil. Tama ba? Ang totoong nakalagay sa Bible, love of money is root of all evil. Yung pagmamahal sa salapi. Yung sinasamba mo na yung salapi. Yung salapi na lang talaga, salapi lang talaga. Nakalimutan mo pamilya mo, kamag-anak lahat. Tapos once mo nakalimutan mo dahil sa salapi. Pinagpalit mo sila dahil sa salapi. Yun yung kasalanan. Yung minahal mo yung salapi. Hindi kasalanan na meron kang salapi. Yung nagsasabi lang na money is root of all evil, mga walang pera yun. Mga tamad yun. At gusto nila mag-excuse. Tama ba? Kaya kung sabihan ka man na napaka-materialistic, wag ka maapektuhan dapat. Kailangan direct to the point ka. Ito yung gusto. Ito, sabihin mo sarili mo, ito yung gusto ko at kukunin ko to. At kunin mo din lahat ng gusto mo. Huwag kang mapekto sa sabihin ng ibang tao. Kasi iba-iba naman tayo ng gustong gawin sa buhay. Iba-iba tayo ng purpose bakit nandito tayo sa mundo. Hindi porket gusto nila is kailangan gustuhin mo din. Parang ganito, maraming magsasabi sa'yo, kailangan ikaw talaga maging doctor ka talaga. Di ba? Kailangan talaga maging doctor ka. Pero ang tanong, kung lahat ng tao maging doctor, di ba? Ito na lang, para mas general, para sa lahat. Ito yung madalas sinasabi ng mga tao, mga magulang. Wala na bang masama dun? Wala nang masama. May good impact, may bad. Merong pangit din. Sabi ng mga magulang, madalas. Gusto ko makapagtapos ka ng college. Tagalog ng college, kolehiyo, di ba? Gusto ko magkatapos ka ng kolehiyo. Kailangan talaga makapagtapos ka ng kolehiyo. Hindi pwedeng hindi makapagtapos ng kolehiyo. May mga. Pero, tanongin kita, yung mga mayaman ba na tao, na personalidad dito sa mundo, tanong, nakapagtapos ba sila lahat? Merong iba, hindi. Ginamit nila yung kakayahan nila, ginamit nila yung skills nila, ginamit nila kung saan sila magaling, naging billionaire sila. Isang magandang halimbawa, si Manny Pacquiao. Unang-una di siya magaling magbasa. Hindi siya matalino dati. Lampa-lampa. Pero yung minamaliit na mga tao, bilyonaryo ngayon. At ngayon, kumita na siya ng pera, mayaman na siya, bilyonaryo siya. Ngayon, nag-aral siya ulit. Nandiyan naman yung pag-aral na, hindi naman tumatakbo eh. Pero yung edad natin, tumatakbo. Diba? Mabilis makapag-aral, mabilis makapagtapos pag may pera ka, may mga ganun. Diba? Yung sinabi ko nga, ano yung sinabi ko kanina? So ayun guys, dito na magtatapos natin yung vlog. At before titapusin to, gusto ko lang malaman na abangan nyo lahat ng uploads namin, abangan nyo lahat ng mga videos namin, lalo na especially sa Jowa Challenge 9 na to, at sa Jowa Challenge 10, hanggang matapos to, hanggang maabot to ng 100,000. Abangan nyo guys, kasi lahat ng sinulat namin dito sa paper na to, tuto pa rin namin yon. Okay ka ba nun? Agree ka ba nun? Lahat ng sulat namin, tuto pa rin namin, at kayo ang makasaksi ng lahat ng pangarap namin matutupad. Kasi mangyayari at mangyayari yon, di ba? Parang duda ka. Wala kang talaga maniwala. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, kailangan natin maniwala. Believe.
is to see. Before mo makita yung isang bagay at before mo maramdaman at before mo makuha, kailangan mo muna maniwala. So kayan guys, dito na magtatapos ang aming vlog ni Nicole. Ikaw, baka may gusto ka sabihin sa mga viewers natin. Ang gusto ko lang sabihin is patuloy pa rin po kayong manood sa Joe Challenge namin. Support. Yan. Thank you pala sa lahat ng sponsor, especially kay Tita Marlene Dolotoni. Thank you so much. At sa mga bago na panpalit sa channel namin, syempre, don't forget to click. At sa mga bago na padpad sa YouTube channel namin, don't forget to click like, comment, and share. And don't forget to click subscribe. And click your notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na i-upload namin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Watch more video Chan TV. And subscribe for always updated Salahat and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.